Hunter X Hunter Episode 10. Ang pangalawang pagsusulit ay pagliluto. Pagliluto? Sa edad na 21, dahil sa pagiging henyo, si Ledge, ang pinakabata at naging pinakamagaling na gourmet hunter. Masyado siyang sumpungin at malupit. Dahil sa katakawan niya, ang lahat ng pagkain sa buong mundo ay natikman na niya. Pero hindi pa rin niya nalilimutan ang lasa ng mga ito. Ang masasabi ko lang sa inyo ay mag-ingat kayo sa lahat ng mga gagawin. Ang susunod na pagsusulit, ang uodin ko sa inyo ay sushi! Ulitin mo yan! Kapareho rin mo isa! Ulitin! 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 Kapareho rin ko yung muna ha! Sorry, nabusog yata ako sa kinain ko. Pwede yun na. Seryoso ba siya? Huwag niya sabing ibabagsak niya tayong lahat. Isa itong malaking kalokohan. Hindi to totoo. Hindi maaaring tapos na ang pagsusulit. Ang sabi ko'y wala akong pakialam. Basta sabihin mo na lang sa kinaukulan na lang kung sinabi ko sa'yo. Hindi! Ang gusto tayo pagdating sa pagkain, nasisiraan talaga ng bait itong partner ko na si Mench. Buhara! Mabuti pang tumahimik ka na lang dyan! Totoo kayo talaga ito? Sa akin pa rin ang huling desisyon sa pagsusulit nito. Bakit? May reklamo kayo? Hindi ako papayag. Ako rin. Isa itong kalokohan. Babagsak na tayo ng dahil lamang sa hindi tayo marunong magluto. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko sa babae ito. Ako lagot, sigurado itong isang malaking kaguluhan. Tama na! Basta hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Dahil walang sino man sa kanila nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Ah! Teka lang po sandali! Bigyan niyo pa kami ng panahon! Ano ginagawa mong bata ka? Akin na nga yan! Kailangan ko pong makapasa sa pagsusulit na to dahil kailangan ko makita ang aking ama! Ganun ba? Pasensya ka na lang bata. Pero alam mo naman na ako pa rin ang tagapagbigay ng pagsusulit. Kaya ako lang ang makasabi kung sinong nakapasa. Maliwanag na ba sa'yo yun, bata? Oo naman! Kaya nga bakit hindi mo pa kami bigyan ng isa pang pagkakataon sa pagsusulit? Kapag sinabi kong hindi, hindi! Kaya tapos na pagsusulit para sa taong ito! Ano pang hinihintay niya? Magsiuwi na kayo lahat! Hindi ako makakapayag dyan! Hindi ko matatanggap ang sinabi mo! At uwi na lang isang talanan! Masyado naman yatang madaling mapiko ng batang to! Ano? Alam mo, ang mabuti pa, subukan mo na lang ulit sa isang taon. Tumigil ka dyan! Ang gusto kong mangyari sa akin ay maging tunay na hunter at hindi isang tapagluto. Ang pangarap ko ay maging isang blacklist hunter. Gusto kong malaman mo na hindi ko matatagap ang desisyon ng isang hamak na gourmet hunter na katulad mo. Hamak na gourmet hunter na tulad ko? Oo, tama ka! Paano ko naging hunter? Eh, ang alam mo lang ay kumain at humiga. Sabi mo nga! Hindi ba't ang taong yun ay... Ang number 255. Siya ang wrestler na si Todo. Hindi ko matatanggap sa aking sarili na isang hunter o tagapagbigay ng pagsusulit. Kahit ang iba pa mga tao dito ay siguradong hindi rin maniniwala sa'yo. Ha? Huh? Malis ka dyan, Buhara. Pabayaan mo akong magpatinig sa kanya. Ako na lang. Nang sa gayon, ay kaunting buto lamang madudurong sa bubwit na yan. Kasi pag ikaw, baka lutuin mo pa yan eh. Lutuin? Talaga? Pwede mo bang ipakita sa amin ang sinasabi niyang pagluluto? Hay nako, ito na nga bang sinasabi ko kaya ayaw ko sa mga baguhan. Pagbibigyan kita. Number 255, ipapakita ko sa iyo kung anong magagawa ng isang gourmet hunter. Siguradong maintindihan mo ako. Panoorin niyo ang mabuti ang gagawin ko dahil ito na ang handbook ko para sa inyong pagpapaalam. Maghihintay lamang kayo sa loob ng isang oras. Isang oras? Lumilis na yata ang takbo ng sitwasyon sa dapat itong puntahan. Lalo tuloy akong ginagana ang makita ang susunod eksena. Ano ho ang gagawin natin? Binabahan yata ako ng telepono, mukhang mainit ang kanyang ulo. Masyado talaga matigas ang ulo ng batang yan. Sana hindi niya baguhin ang kanyang desisyon ng walang magandang rason. Pero sa tingin ko po ay hindi yata patas ang desisyon na ginawa niya. Ang pagsusulit na yan ay para makita kung sino sa kanina ang malakas ang pakiramdam sa pamamagitan ng pagluluto.
Oo, kaya lamang huli na lahat eh. Napakarami talaga matitigas ang ulo sa mga alaga nating hunter. Dahil sila namamahala sa pagsusulit, masyado nilang hinihigpitan ang mga aplikante. Kung sa bagay, dati nagkaroon din ang pagkakataon na walang nakapasa dahil sa tagapagbigay ng pagsusulit. Pero sa pagkakataong ito, ang desisyon ni Mitch ay nakikita kong problema. Sariwang-sariwa pa ito. Ayos na! Tingnan nyo! Hindi ba? Malapit na umabot sa isang oras. Nandito na ako! Pinaikot mo lang kami sa sinasabi mo. Tingnan mo nga sarili mo. E wala ka naman dala. Saan ka ba nakatingin, mata baka? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Huh? Teka, ano yan? Lumot yan ah. Pero hindi siya basta pangkaraniwan. Aba bata, ang galing mo naman. Alam mo kung ano to? Ano ka mo, lumot? Ganun. Hindi ito isang ordinaryong lumot. Kapag tinagtad ito at iginugbod sa mainit na kanin, sigurado kong magugustuhan yung lahat ng lasa. Ngayon, sino sa inyong mauunang tumikim? Ikaw? Iniinsulto mo ba ako? Bakit mo ko pakainin ng lumot? Ano ba kaalam mo sa akin? Ako na lang, para walang away. Ngayon natin malalaman! Gon! Baka mag-revolusyon ang tiyan mo! Alam ni Gon kung kaya na kayo ng sikmura ang pagkain o hindi. Ano, pangit ba lasa? Huwag kang mahiyak, pwede mo pang iluwa. Kung ganun, masarap. Hindi rin. Sabi mo na kasi! Masarap ba yung kinakaya mo, hindi? Sumagot ka! Wala pa kasi ako nalalasahan na tulad nito eh. Kaya ang masasabi ko na nga, kakaibang kanyang lasa. Hindi na ako nagtatawa kung nalilito siya sa lasa. Dahil yan ay nakuha ko sa sungay ng isang malaking oso na matatagpuan lamang sa kabundukan ng Laro sa Latian ng Numere. Kakaunti na lamang sa lahi nilang natitira. Bata, alam mo ba yan ang pinakabihirang putahe na kinababaliwan ng lahat ng mga gourmet hunter sa buong mundo? Kaya niyang patunayan na siya nga ang pinakamagaling na gourmet hunter. Teka lang sandali. Ang sabi niya pinuntahan niya yung Latian, hindi ba doon naubos ang halos kalahati ng mga aplikanteng kasabay natin? At hindi lang yan, nakabalik siya dito sa loob lamang ng isang oras na wala man lang gasgas. Medyo mahusay siya ha. Ngayon, meron na ba kayong ideya tungkol sa mga gourmet hunter? Kailangan kong matikman ulit para masabi ko kung anong lasa. Tumigil ka na nga nakakakain dyan, bata! Baka hindi mo alam kung gaano kahalaga yan! Wala akong pakailan kung gaano kahalaga yan! Pagdating sa pagkain, ang iniisip ko lang ay malagyan ang aking sikmura! Ang mga gourmet hunter na tulad mo masyadong maarte sa panlasa ay nag-aaksiyalaman ng panahon at ginagamit ang pagiging hunter! Wala pala talagang kasing kitid ang isipan mo. Ano sabi mo? Kahit na sinasabi na hindi makapapahit ay babagsak mo ng ganun-ganun lang! Manda kang babae ka! Matapos ito ay kakalad ka rin kita papunta sa mga tagapamahala at sasabihin ko sa kanilang wala kayong karapatan dito! Gawin mo kung anong gusto mo! Bigil ka babae! Ikaw! Itinatago ko palang lakas! Siguradong magiging masaya to. Kaya umanda ka. Buhara, huwag ka makialam dahil laban ko ito. Kung ganon... Ipagpipilitan mong sarili mo para mag-isang blacklist hunter? Huwag mo nga akong patawanin. Pwede ba itigil mo ng kalokohan mo? Ang pinaka-importante sa lahat ay meron kang kakayahan sa pakikipaglaban. Panindigan mo ang pagiging hunter at masasanay ka rin dito. Miss Mench, itigil mo na yan. So ngayon ay nasisiguro kung wala na magdududa sa iyong kakayahan bilang tagapagbigay ng pagsusulit. Kaya lamang ay hindi na kita maintindihan.
Alam kong wala akong karapatan na magsenta sa iyo tungkol sa pagsusulit, pero... Tumigil ka na nga dyan! Kahit sino pa ang makialam ay hindi ko na mababago ang desisyon ko sa pagsusulit na ito. Tignan mo, hindi lamang simpleng lakas ng pangangatwa ng gusto kong makita sa binibigay kong pagsusulit sa kanila. Ang gusto kong malaman ay kung meron silang sapat na lakas na loob para humarap sa kahit anong kalaban. Pero Miss Mench, masyado ko naman yata mahipit kung wala kayo papasa sa kanila ni isa. Ha? Ayun, ayun. Ayun. Tingnan mo nga naman. Yan ay! Ang simula ng Hunter Association, oh! Ang tagapagbigay ng hatol! Ha? Mr. Chairman! Siguradong pagtutol ang dahilan ng pagpunta niya dito. Teka, sino naman yung matandang yan? Tinawag siya ni Miss na Mr. Chairman. Ibig sabihin, napakataas naman ang tinalon niya. Ibang klase! Tama ka. Napakatibay ng buto niya sa binti. Matagal na panahon na rin, Chairman Hetero. Mr. Chairman ng Hunter Association. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lupon ng Hunter Exam. Talaga? Siya ang pinakamagaling? Nakita mo naman, hindi ba? Ako ang pinakamataas sa lahat ng miyembro ng Hunter Association. Ako ang namamahala kapag gumugulo na ang sitwasyon, katulad ngayon. Hindi ba binibining... Ha? Opo! Tingnan niyo mabuti. Mukhang kinakabahan ngayon si Mench. Patunay lamang na importante talaga ang taong yan. Sa madaling salita, ang matandang yan ang magiging tagapagtanggol ng mga aplikante. Gusto mo mapatunayan kung talaga meron silang sapat na lakas ng loob para humarap sa kahit anong uri ng kalaban? Tama ba sinabi ko, Binibini? Tama po yon. Ang pagtutol ko ay hanggang doon na lang. Dahil sa ganong layunin talagay ko ay nabibigyan ko sila ng mas mahirap at mas nararapat na uri ng pagsusulit. Yun ang iyong palagay. Ang mga aplikanteng ito ay pinag-aralan mo lamang doon sa bagay na yun. Pagkatapos umabot ka na kagad sa konklusyon, sa madaling salita ang konklusyon mo ay wala sa kanila nararapat. Hindi! Dahil ang iba po sa kanya ay masyadong minamalita mga Gourmet Hunter. Hindi ako nakapagpigil. Noong oras na yun ay mayroon ding nagbunyag ng formula sa lahat ng mga kalok sa pagsusulit kaya nainis ako. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili at yun ang naging desisyon ko. Kung ganun, sa madaling salita ay alam mong hindi patas ang ginawa mong desisyon, tama ba ako? Opo, pagdating sa pagluluto ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya hindi po ako nararapat dito. Pasensya na. Napakatapat mo talagang bata. Ang nakikita ko sa iyo bilang tagapagbigay ng pagsusulit ay problema. Pero nauunawaan kita kapag tinitingnan kita bilang pinakamagaling sa lahat ng mga Gourmet Hunter. Dahil na ipapakita mo ang tunay mong damdamin sa pagluluto, iha. Mr. Chairman. May naisip ako. Ibigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. At ikaw pa rin binibining medyo inaatasa ko sumuri sa kanila. Pero sa bagong proyekto, gusto ko sana ay makilahok ka sa kanilang pagluluto para may pamalas mo ang iyong galing bilang hukom. Gusto mo ba yun? Sa palagay ko sa gagawin natin ito ay makakasundo mo na lahat na aplikante. Ayos! Kinabahan ako kanina. Akala ko ano na mangyayari. Pero susubukan pa rin nilang kakaya natin sa pagluluto at hindi ito magiging madali. Meron pang isang pagsusunit! Oo, oh, di masaya ka na. Oo! Oh! Mabuti na lang dumating ang matanda. Ngayon, anong ibibigay mo pagsusulit? Ano nga kayang maganda? Alam ko na. Ang susunod ay nilagang itlog. Ayos yan! Ang susunod daw ay... Nilagang itlog? Mr. Chairman, maaari niyo po ba kaming dali sa bundok na yon? Yun lang ba? Aba, hindi yung magiging problema. Wala akong gawin na lahat. Para makapasa sa pagsusulit ay bibigyan niya. Nandito na tayo! Nakakatakot! Napakadilim! Ano kayo meron sa ilalim niyan? Huwag kang mag-alala! Sa baba ay merong malalim na ilog. Paano? Mauna na ako! Uy!
Bumaba siya para kumuha ng itlog ng Spider Eagle. Dahil sa gitna ng biyak niya namumugad ang mga iyon. Ang itlog ng mga Spider Eagle ay nakasabit sa kanilang sapot para maprotektahan laban sa ibang uri ng halimaw na kumakain ng itlog nila. Isang itlog lamang ang kukunin niya at babalik pa rin siya kagad dito. Ganitong uri ng itlog ang ilalaga natin. Dapat ay maging maingat kayong lahat. Dahil ang ilog sa ilalim niyan ay masyadong malakas ang agos, dadaling kayo niya sa dagat na walang hintuan. Napakayabang talaga ng babaeng to. Sino ba naman ang may matinong pag-iisip na tatalon dyan? Ay, mabuti naman. Ganito talaga ang hinihintay ko. Mas madali ito kaysa tumakbo ng mahaba at magluto ng katutubong pagkain. Sang-ayon ako. Paano, mauna na ako! Ha! Ano pang hinihintay niyo? Ayun na! Ito yung lahat, susuko na ba kayo? Kailangan din ng tapang para umayaw. Huwag kayong mag-alala, may susunod pa sa isang taon. Hindi ako susuko. Sa akin ito, bata! Ano yun? Ano mga Spider Eagle? Don, ayos ka lang ba? Oo! Oh, walang problema! Oo. Oh. Kakaiba naman yung batang yun. Bilib ako sa kanya. Kailangan mo ingat sa mga ginagawa mo. Ayos lang ako, Nyoryo! Tapos lang pagkuha niyo ng pagkain. Ngayon, ipakita niyo na sa akin ang mga nakuha niyong itlog. Isipin niyo na kung anong gusto niyong isipin. Basta ang itlog niya ay akin. Ang daya niya. Hindi ako papayag. Minahon ka lang dyan. Asa na? Ito lang itlog ko. Paano mong nakuha yan? Magaling. Napakahusay mo talagang bata ka. Pero bakit mo nga pala isinugal ang buhay mo at bumalik pa dun para lamang iligtas ang matabang yan? Kasi... narinig ko sabi niya, tulungan niyo ako. Diretso kang sumagot, bata. Napakasimple sa bagay eh. Bakit pa nga ba? Gon, ang kulit mo talaga! Masyado pang maaga para magsaya. Ang pagsusulit ay hindi pa natatapos dito sapagkat ilalaga pa rin ninyo ang mga itlog na nakuha niyong lahat. Alalahanin niyo, ang nilagang itlog ay tulad din ng ibang pagkain kaya dapat lamang na maayos ang pagkaluto. Pero hindi ibig sabihin na basta na lamang ang paglagang gagawin niyo na gaya ng ordinaryong itlog. Siguro naman ay hindi ko na kailangan sabihin sa inyo na babantayan ninyo ang pagluluto. Pagkulang sa luto, bagsak ka. Hindi pa kaya eksakto yun? Hindi, konti pa. Eh kung ordinaryong itlog na, hindi ko kayang lutuin. Wow! Ano sinabi mo, wow? Oh, ibig sabihin, luto na yan! Kunin na! Oh? Ay naku, paano naman hindi nila malalaman? Ito ang ordinaryong itlog, at ito ang itlog ng Spider Eagle. Tikman nyo! At sabihin nyo kung anong pinagkaiba. Ang sarap! Oo! Oh, hindi siya maaaring kumpara ko sa ordinaryong itlog lang. Ang klase na talaga ang itlog nito. Masyadong masustansya. Parang ice cream na tutunaw sa aking bibig. Habang kinakain ay parang nakukuha natin ang lakas ng mga Spider Eagle. Oo! Oh, hindi pa ako nakatikim ng ganito nilagang itlog. Kahit itaya mong sarili mong buhay, ayos lang para sa itlog na to. Mas gusto ko ang lasa nito kaysa doon sa kanin na nilagyan ng putik. Lumot ang nakalagay doon, hindi putik. Lumot yon bata, at bihirang-bihira ang pagkain na yon. Ginong todo, saan nyo na lang po itong kalahati? Sige. Ang sarap. Napakasarap niya. Hindi ko akalain na ganito pala ito kasarap. Kapag nakahanap ka ng masarap na pagkain na hindi pa natitikman ng kahit na sinuman, makakaramdam ka ng pambihira at kakaibang kasiyahan na parang nakahuli ka ng isang kilabot na kriminal o nakahanap ka ng isang bowl na kayamanan. Kaya kaming mga Vermeer Hunter ay sinusugal din namin ang aming buhay kagaya ng iba. Babalik ako sa isang taon. Ang galing mo naman! Nakakalimutan mo yata na ako isang henyong Vermeer Hunter. Kaya kailangan kong patunayan sa inyong lahat yon. Hindi ba, Chairman Netero? Apat na 42 taong nakapasa. Binabati ko kayo.
ang nino ni Menchie ay hanggang dito na lang! Yay! Mabuti naman at natapos na rin ang pangalawang pagsusulit. Salamat sa iyo, Chairman! Sa pagkakataong ito, marami akong nagugustuhan sa mga baguhan. Nasasabik na po ako. Ako rin. Ito na simula ang totoong pagsusulit. Ilang kaya sa mga aplikating itong matitira? Hindi na talaga ako makapag-hit time.